Ito na yung empanada dough natin. Umpisa na natin ang gawin. 2 cups na flour. Ayan. Isang egg. 1 egg. Tablespoon sugar, half teaspoon na salt, half teaspoon na asin, five na tablespoon na butter, 3, 4, 5, and 4 this on 4 tablespoon water. Ayan. Yun ang natin yung pang-an dito. Ang kuskus niyan. Ayan. Ayan, na ano na natin. Huwag lang yung lampasan ng ano, pag 2 cups na flour. Kailangan 2 cups talaga. Kailangan tignan nyo. Kasi pag lumampas siya, tapos yung sukat ng tubig at saka butter, hindi magkatugma. Tuyo siya. Kaya i-exacto talaga nyo yung sukat. Kung konti lang naman yung ano, hindi tama yung sukat ng flour, magbasa din siya. Tapos kung ganun naman, dagdagan nyo na lang ng ano, flour kung basa. Kasi kailangan talaga eksakto yung sukat nyo. Kaya yan ang resulta nyo. Hindi siya matigas, hindi rin siya lanay. Okay lang, tamang-tama lang talaga siya. Kasi eksakto yung 2 cups talaga. Dapat yung cups niyo ganito talaga siya. Para ano, hindi yung mga tasa, pero depende na lang yun kung eksaktong 1 cup ang tasa ninyo. Yan, tapos na siya. Ngayon mayroon na akong ginawa at tapos na siya. Ayan. Giniling ko pa. Inilagay ko siya sa machine kasi ano eh. Para madali. Ayan. Para talagang halong-halo siya. At iba yung nasa inano mo lang siya sa kamay. Maganda tayo nakahalo sa machine. Kung meron kayo. Kung wala naman, pwede naman yung haluin ng masahin ninyo ng mga 5 to 10 minutes. Ganun ako eh. Pag nagawa ng empanada. Ayan, tapos na. Ito na yung dough na naka-overnight. Kaya itinan mo. Ang ganda niya. Ganunin mo lang siya.
Kunay, pinabibilog ko na siya. At i-ano na natin siya. Ang lang natin. Kunting ano. Para malapad mo siya ng mabuti. Ayan. Ang sukat nito 90 to 100 grams bawat isang ano ganito, isang bilog. Huwag masyadong nipis at huwag din masyadong makapal. Ganyan lang. Medyo malalaki itong gawa ko kasi ano naman ito, hindi naman to pang negosyo eh. Kung pang negosyo, kunti, anuhan nyo ng kunti. Liita ng konti, no? Yan. Ano yan? Tapos ito yung ginawa ko kagabi. Ito ay pork. Ayan, hindi na siya lumalanay kasi malamig na siya. Ganyan lang siya. Oh. Kita mo yan, makapal, di ba? Ngayon, ginagawa ko. Tinanggal ko yung tabi niyan. Tinatanggal ko siya kasi sobrang kapal. Kunin mo lang. Okay. Ah, dahil maraming paraan ito. Paano mo siya anuhin? Gawaan ng hindi lulusot yung peeling niya. O, ganyan. Diba? May iba naman gawa, anuhan ng tinidor gamitan. Pero mas gusto kong ganito dahil form talaga siyang empanada. See? Yan, uulitin ko uli ang pagbabalot. Ayan. Tapos kunan, tanggalin mo siya ng ano, dyan, kasi medyo makapal. Tapos yung sobra nun, ipunin nyo, tapos magbuo na naman kayo ng ano, walang masayang. Kasi yung iba, ganito yun nila, oh. Ganyan. Pwede rin. Kinidor lang. Okay na rin siya, diba? Hindi na yan lalabas. Kaya, mag-sample din ako yung yan. Okay din naman siya. Dalawang klase yung pag-ano ko, pag-fold. Gawa tayo ulit ng isa pang way kung paano siya i-fold. Ganun pa rin. Tanggal ng tabi. Yung iba naman, hindi nila hinahawakan. Ganun lang siya. Ginaganon lang nila yan. Ganyan. Tapos, ganun lang nila yan. Ito rin. Isang paraan din. Pero sa akin, nahirapan ako eh. Mas gusto ko pa yung hahawakan siya. Gusto ko pa yung hahawakan siya talaga. Ako control ko eh. At saka mabilis. Lapad. Konting hila. Laparin. Ayos na siya. Depende yan sa'yo kung gamitan nyo ng tinidor o yung ifo-fold nyo sa kamay nyo.
Ganun lang. Bati ako ng itlog para i-brush doon sa cup. Brasa na natin siya. So, pwede na siyang i-bake. After 15 minutes, ito na yung ano natin. Tanggalin ko na sa oven. Siguradong tapos na siya. Yes, is perfect. Yan na yan ang ating empanada. Diba? Ganda-ganda niya, no? Yan. Kaya na natin yan binyagan kasi sobrang init pa niya. Lilipat ko siya dito kasi sobrang init. Tingnan mo yung inano ko ng tinidor. Okay rin naman ah. Hindi siya nag ano. Oh. Sure. Beauty, beauty. Tapos yung ano naman, oh, yung kinamay ko, yan. Yung inano ko siya. Yan ang itsura niya. So, lahat ay beauty. Ngayon, may gagawin ako sa mag-fry din ako para makita niyo. Ayan, mag-fry tayo. Init na ba yung mantika? Init na siya. Ayan. Ready na. Mag-try lang ako ng mga tatlo. Tignan natin kung anong resulta. Kasi noon talagang pina-fry ko siya. Ganun din ang ano ang way ng yung ingredients, ganun din. Pag i-fry mo siya, kailangan lagi mo siyang ilikat-likat para hindi ma ano yung ilalim. Didikit ko masunog. Yan lang. Kailangan siya hindi masyadong malakas ang apoy. Kasi mabigla. Ayan. Ayan, ay tapos na siya. Siguradong luto. Absorb yung mantika. Hindi didikit sa empanada. So, ayan na ang itsura niya. Finished product. Hindi ko mahawakan ang init. Ito na ang ating empanada na naka-oven at naka-fry. So, tikman natin. Tingnan natin ang loob. Mag-try tayo. Wow! Ang lambot niyang sarap. Ayan. Ah, umuusok pa oh. Ito naman, sobra namang ay, init. Ayan.
Ganon din siya. Ang laman, pareho lang. So, ito na guys. Mag-try na kayo. Nasa bahay lang. Boring. Hindi boring. Basta mayroon tayong ginagawa. Thank you for watching.